And God granted his request. So ano po ang ginawa natin yan? At anong dapat natin gawin sa maiksing buhay na ito? Minimize pain. Dapat paliitin natin, pakontiin, padaliin yung mga panahon na merong nararamdaman tayong masakit. More than physical pain, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is emotional pain. Sasandali ang buhay. Halimbawa mo, 8 hours a day nakakatulog ka, di 1/3 of your life tulog ka. Kasi 1/3 of a day is 8 hours. So kung nabuhay ka ng 60 years, 20 years kang tulog. So ilan na lang oras ang natirang gising ka a day? Let's say, another 8 hours professionally, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, and then all the other 8 hours, so ka naliligo, naglalaba, gumagawa ng mga kung ano-ano. Ilang oras talaga ang merong kang daladalang pain? Dapat iksian yan. We should minimize pain. And what brings about pain in life? Conflict. We should minimize conflict. Yung merong kang kalaban, merong kang kainitan ng ulo, merong kang kakompetensya, alangan namang araw-araw sa iyong buhay. Alagaan mo na may ganon. So pag may conflict, what should you do? You harmonize or you avoid. Mo, may conflict ka sa iyong biyanan, alangan namang buong buhay may conflict ka. Alangan mang habang nandiyan siya, nandung ka, may conflict kayo. Gusto mo bang ganun ang buhay? So what should you do? You harmonize or you avoid? Hindi mo talaga ma-avoid, edi kailangan bumukod ka ng tirahan, lumayo ka ng konti. Pero mas maganda, harmonize. Pag-aralan mo yung mga behilig niya, yung gusto niya, sakyan mo na lang, hindi mo na ka mamatay. Ganon din naman yung biyanan sa manugang, yung kapatid sa kapatid. Kasi ang nagpapras, hirap ng buhay natin pag may conflict. Meron naman mga tao, wala na ng conflict, lumilikha pa ng conflict. Nangiintriga, gumagawa ng gulo, nagaharap ng kalaban, then pain comes into your life. Another bringer of pain is trouble. Awayan. Siyempre, yung conflict, pag lumaki, trouble na. What should you do, therefore? In this short life, make peace. Yun ay tinuturo ng Panginoon eh, make peace. Sandali ka lang mabubuhay, uubusin mo pa sa trouble, pwede ka namang gumawa ng paraan para maging peaceful ang iyong buhay. Sa peace naman, dalawa lang yan eh. Manalo ka o magpatalo ka para may peace. Lagi kayo nagko-conflict mag-asawa, hindi ka naman manalo, magpatalo ka. Kasi kung talo ka na, wala nang labanan. Yung mga pagpapatalo na madali lang naman, halimbawa gusto niya yung aircon malamig, ikaw giniginaw, doble naman lang kumot mo. Magpatalo ka na lang para peaceful. Pero kung mananalo ka, di manalo ka, eh syempre gusto rin naman niya siya ang manalo. Lalo sa pag-ibig, hindi mo dapat goal manalo. Dahil sa tunay na pagmamahalan, pareho lang kayong bihag ng isa't isa. Dapat ganun para tahimik ang buhay. What else brings trouble in life? Struggle. Pakikipag-compete, pakikipagpagalingan. Lahat ng tao may kanya-kanyang galing. Hindi mo pwedeng halimbawa madaig ang isang tao doon sa area ng galing niya, sa area mo naman, iba ka, hindi kanya madadaig. Huwag kayong mag-contest in the same field because one will lose, one will win. Operate in your field of giftedness. So pag may struggle, you win or you lose. Ganun din yun. What else brings trouble in life? Friction. Magkakamag-anak lahat yung pinag-uusapan natin. Laging may friction kayo ng hipag mo, may friction kayo ng employee, ng employer. Well, anong ginagawa pag may friction? You lubricate or you avoid the friction. Di ba yung mga makinang nakikiskisan, nilalangisan para huwag magasgas at huwag masira. Ganun lang yun, yung mga kumisang langis na inilalagay mo para ang buhay nyo madulas, maluwag, madali. Mga kabaitan lang yun, thoughtfulness, pagpaparaya, pagbibigay, lumuluwag, dumudulas ang mga bagay na masakit at mahabdi. So, you lubricate. What else makes life difficult? Complication. So, what do? Simplify. Lahat ng mga yan, tatanta rin natin ang verses na support. Ang dami at hindi na natin gagawin ngayon.
I want you to see the overview. That what must be done in this short life is, first of all, to minimize pain. You simplify. Halimbawa, ang dami mong load, ang dami mong bigat, ang dami mong dinadala, well, you fortify yourself or you unload. Ganun lang naman yun eh. So weight training, well, magbubuhat ka ng mabigat, yun ang goal mo, palakasin mong muscle mo, mag-diet ka, mag-exercise ka, o kung hindi mo kaya o gusto, bawasan mo yung bubuhatin mo. Nahihirapan ka sa buhay dahil ang dami mong hinuhulugan, di bawasan mo ang hinuhulugan mo, ihulog mo yung iba. Nahihirapan ka dahil ang dami mong role na pinapapel sa buhay, magbawas-bawas ka. Operate only in areas where you are gifted para mas madali. Kasi kung gifted ka doon, madali yung para sa'yo, kahit mahirap para sa iba. Ang gaano karaming binubuhat nyo na hindi nyo naman dapat buhatin. Hindi naman din kailangan gawin. Kayo ang mag-isip niyan, mga kapatid, kasi marami tayong dala na hindi naman kailangang dinadala. Isa pa, pressure. Ang daming pressure sa buhay. Dalawa lang pwede mong gawin. You yield or you avoid the pressure. Magpa-press ka nga sa pressure o umiwas ka. Remove or avoid your cause of pain. Physical pain, isa yung problema. That's why we try to be healthy. We try to live a balanced life para mabawasan natin yung pain or ma-avoid. Emotional pain, halimbawa. Spiritual pain, pag alam mong lumalabag ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapakali, may guilt feelings ka, ba't ka lumalabag? Di sumunod ka na lang, mahirap pong sumunod. Di ba nahihirapan ka rin naman sumuway? Pareho lang mahirap. Dito ka na sa pagsunod, wala ka pang guilt. Nagigilty ka pala, hindi ka mapakali. Pastor, binabagabag po ako ng konsyensya ko dahil meron po akong affair. Di tanggalin mo. Alam mo palang nababagabag ka eh. Simplify life. Para mabawasan yung pain. So you remove or avoid the cause of pain or desensitize yourself to pain. Bakit tayo may mga kalyo na tinatanggal nila pag nagpapafoods pa ka? Kaya ka may kalyo dahil laging gumagasgas yung sapatos, may conflict, di ba? Merong friction. Yung sinusuot mo sa paa at saka yung paa mo. So sa area na laging may kiskisan, may friction, yung paa mo gumagawa ng paraan para huwag masaktan. Naglalagay ng kalyo. Tapos tatanggalin mo pag nagpapoods pa ka, di masakit ulit. Hayaan mo marami kang kalyo para di ka masaktan. Kita mo yung mga tao makakapal ang paa, nakatapak na ng thumbtacks, di pa nalalaman. Ang kapal lang paa eh. Kaya kailangan sa buhay, mga kapatid, kung minsan kinakapal-kapalan mo, medyo makapal-kapal ang mukha natin para hindi tayo laging nahihiya. Kinakapal-kapalan mo ang sikmura mo para marami kang pwedeng kainin na hindi nasisira yan. Physically, emotionally, and spiritually. Huwag kang masyadong maramdamin. Huh? Palanghingi ka naman, hindi mo noon maiwasan hindi humingi dahil wala ka naman talaga at hingi ka ng hingi. Kapalan mo na ng konti, hindi yung pag napagalitan ka, nagdaramdam ka pa, pero tinatanggap mo rin naman. Learn to adjust, to minimize your pain and your sorrow. Kaya tayo pag inooperahan, nilalagyan ng pampamanhid para hindi tayo masaktan. Hindi laging mabuting maging manhid. Pero pag walang gawa ka na dahil talaga namang may pain, nakakatulong maging manhid din. Ayaw sa'yo ng biyanan mo, lagi ka nalang halimbawa dinadabog-dabugan, magmanhid, manhidan ka nalang dyan. Wala ka namang magawa, ginagawa mo na lahat para magustuhan ka niya. Nagmamano ka, ayaw iabot yung kamay, mahali ka, iniiwas yung mukha, lagi mo pa rin gawin. Problema na niya yung kaya niyang tanggapin, pero ikaw, ginagawa mo yung tama. Hindi mo dapat laging ipagdamdam na hindi ka gusto ng mundo. Kumisan hindi naman dahil hindi ka kagusto-gusto, kundi talagang hindi magugustuhin yung tao na yun, problema niya yun. Dapat medyo tinitibay-tibay ng dibdib. Kaya ang bata dapat tinitrain eh. Sabi nga ni Balagtas, ang laki sa tuwa'y walang pagtitiis. No? Laging maramdamin. So, what do you do with pain? Minimize pain. Ano mga pain niyo sa buhay na daladala ngayon, mga kapatid? Siguro naman umaanda na imagination nyo habang nag-uusap tayo dito. Minimize them. Paliitin nyo.
huwag niyong malakihin. Kasi kung minsan iniisip mo pala yung problema, minamalaki mo na. Iniisip mo palang, imagination mo palang na hindi ka gusto, minamalaki mo na. Namang problema ka tuloy. So it's all in your mind. You've got to do something. Now, what to do in this short life? If you're going to minimize pain, meron ka naman dapat i-maximize pleasure and happiness. Yan naman ang palakihin mo. Paliitin mo yung mga masakit at palakihin mo yung masarap. Yung nakakapagpasaya, yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Ecclesiastes 5:18 to 19. This is what I have observed to be good. It is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. So, may makakain ka, kainin mo ng buong saya. Meron kang masarap na inumin, inumin mo. Meron kang ginagawa, enjoyin mo ang bunga nun. Hindi trabaho ka lang ng trabaho, tapos tipid ng tipid ng tipid ng tipid. Kailangan enjoyin mo yung bunga ng iyong trabaho. At meron pang isa, dahil ka naman laging dapat magtrabaho, enjoyin mo yung trabaho mo. Paano naman po ako mag-i-enjoy? Ako'y taga-abot ng ticket sa toll gate, humaba na nga po yung kanang kamay ko. O yung kaliwa. O di enjoyin mo. Yun ang ipang-abot mo ng mga prutas dahil humaba ang kaliwa mo, kaabot mo ng ticket. Sabi ko, mag-resign ka, huwag ka magtrabaho dyan. Hindi po pwede. Yung pala, hindi naman pwede. Di enjoyin mo. Marami kasing bagay, mga kapatid. Kung ayaw nyo, tanggalin nyo sa buhay nyo. Hindi nyo kayang tanggalin. Tapos reklamo kayo ng reklamo, pero nandun din ang dapat nyo gawin. Tanggapin nyo siya. Turuan nyo ang sarili nyo, enjoyin yon. Get what you like. But because you cannot always get what you like, what do? You learn to like what you get. Lalo sa pag-aasawa. Diba? You get what you like, or you like what you get. Pero hindi pwedeng ayan na yan, laging nandyan, tapos tinatanggihan pa rin ang kalooban mo, pero nandun din. Malilito ka lang, magdadalawang loob, maguguluhan. Enjoy what is there. Huwag laging nagigilty pag nag-e-enjoy sa buhay, lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, maghirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko na pe-premyuhan. At sa lagay ko, maghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin eh. Mahirap ang bansa. Pwede naman ako mag-enjoy, ba't ko idadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat, nag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid, ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo. Anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Binibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin, mga kapatid eh. Pagka ikaw ay medyo umangat sa buhay, tapos ang dami mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapag-guilty ka ng ibang kamag-anak mo. May binigay sa iyo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share. Kailangan hindi puro guilt. Find pleasure at work. That is important. Meron pa ako minsan abroad, isang OFW, kumakain kami ganyan ng masarap na pagkain sa isang magandang restaurant, biglang tumigil at humagulgol. Bakit ka umiyak? Ang sarap-sarap po na kinakain natin dito, tapos yung mga kamag-anak ko po sa Pilipinas, walang makakain. Ipadala mo dun yan, gusto mo? O tumigil kang kumain, dun ka. Dalawa, wala kami ng gana. Alam niya naman ako sa kaprangkahan, sinasabi ko talaga yun. O, gusto mo lumabas? Hindi po. Gusto mo ipadala? Hindi po. Hindi kainin mo! Kaharap mo na yung pagkain, drama ka pa ng drama dyan. Sa palagay mo ba, kung hindi ka kumain ngayon, mabubusog sila doon. Binibigyan ka, enjoy it. Just don't forget to be good and to share. Yan lang lagi ang pang-balance noon. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin mo yung sarili mo dahil lang may mga tao nagugutom. Kailangan marunong ka nun kasi ang Diyos binibigyan ka ng grasya
Pag binigyan ka, gusto niya enjoyin mo eh. Ikinatutuwa yun ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 5:18, to find satisfaction in their toilsome labor, this is what people should do. How else do you maximize pleasure and happiness? Do what is pleasurable as long as you know na hindi ka napapasama. Hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nalalayo sa Diyos, nagpapasarap sa buhay mo, do it. Ba't ba tayo pinahiram ng Diyos ng katawan? Para parusahan? No. Spirito tayo, pinahiram tayo ng katawan, suot mo lang yan sandali, tapos tatanggalin na uli yan, kaya habang suot mo yan, dapat ma-enjoy mo yung ine-enjoy ng katawan. Hindi kalaban ng espiritualidad, hindi kalaban ng pagiging makadiyos ang katawan. Diyos ang nagbigay ng katawan. So, binigyan ka ng mata para makakita. Di tumingin ka ng magagandang bagay, basta't hindi mo ninanakaw. Binigyan ka ng dila para tumikim ng masasarap na lasa, pasarapin mo. Yung iba, dapat ikulong o kaya barilin sa luneta. Kasi gumagawa sila ng krimen. Alam nyo kanong krimen? Hindi sila masarap magluto. Hindi sila magandang maghain. They are not doing justice to food. Tao number one, binigyan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, naggisa ang sarap. Tao number two, bawang, sibuyas, kamatis, the same thing, walang kalatoy-latoy. Hindi ba dapat barilin? Gusto mo sabihin, anong ginawa mo sa bawang at sibuyas at kamatis? Hindi mo napasarap. Eh pareho lang, ba't yung isang tao ganun ang ginagawa niya? Alam nyo, napakalaking pananagutan na sarapan ng luto. Hindi kung ano na lang, kasi gift yan ng Diyos. At alam nyo kung bakit dapat? Kasi yung pinapakain mo, hindi ka naman sure na laging may gana. Kung minsan nakakasakit yun, hindi na makakain, nakaswero na lang. Tapos hindi na nakatikim ng masarap na pagkain. Laging ito yung gagawa ka ng leche flan, parang puding. Di ba? Magpapakain ka na lamang ng ube, kamote pa. Ba't ba pinipake mo pa? Mahal din naman yung kamote. Yung hindi gumagawa ng good justice to food. Maghahain ka, gulo-gulo. May tatlong tuyo ng kakrus-krus doon sa table. Edi ilinya mo sila, lagyan mo ng konting kamatis, konting bulaklak. Sumasaya yung buhay. Dapat pinapasaya mo. Sasabihin pa ng ibang kamag-anak, ang arte-arte mo naman. Kung gusto mo pa, magandang baso. Hindi nila naiintindihan ang ibig nila sabihin nun. Dahil ang Diyos maarte. Pag tinignan yung hinihingi niya mga kurtina sa templo, mga furniture, gusto niya maganda. Because God is God of beauty. So you beautify your table. You make your food delicious and nice. Pinagtitimpla-timpla mo yung kinakain mo. Gagastosan mo rin lang eh. You should do what is pleasurable. Find pleasure in what must be done instead of it being just a chore. So you maximize pleasure and happiness. And we go to the third point in what we should do in this short life. Do good. Maiksi lang ang panahon. Sandali ka lang pwedeng gumawa ng mabuti. Hindi lahat ng taong mahirap ngayon, mahirap bukas. Habang mahirap sila, tulungan mo na. Malay mo naman eh, makaaho na sila dyan, hindi mo na kailangan tulungan later pa. Yung kailangan mong tulungan, tulungan mo na ngayon kasi hindi naman lagi mangangailangan yan. Sabi na nga nila, people need help in the beginning and at the end. So sa simula, tutulungan mo. Doing good gives mystical pleasure. May saya na hindi maintindihan ang taong nagbibigay ng bukal sa loob. Ito ang saya na hindi mararanasan ng mararamot. Hindi nila alam yung saya. Na mayroong bahagi ng iyong kaluluwang nakikiliti ng pagbibigay. At yung hindi marunong magbigay, hindi alam yung kiliti na yun. Hindi nila yung nararanasan. Doing good pleases God, who can bless you? Lahat ng blessing na darating sa buhay mo, sa Diyos lang naman pwede manggaling. E pang nagbibigay ka at mabuti ka sa kapwa, natutuwa sa iyo ang Diyos, edi siya magbe-bless sa iyo. Kaya masarap gumawa ng mabuti. And doing good pleases the spirit and the conscience. Kung minsan, meron sa ating nagdadamot-damutan, eh hindi naman talaga maramot. Anong ibig kong sabihin? Tinitikis niyo yung pangangailangan ng kapwa, pero matapos niyo naman tikisin, nagigilty kayo. Masama rin ang loob nyo, hindi kayo talaga maramot. Kasi yung talagang maramot, wala namang mararamdaman yun. Pag may nararamdaman kayong ganun mga kapatid, huwag nyo tikisin yung kabutihan ng loob nyo.
sundin nyo, gumawa kayo ng mabuti, kayo rin ang sasaya, matutuwa pa ang Diyos, nakatulong pa kayo sa kapwa. And doing good gives you a savings feeling. Pag may ginawa ka ng mabuti, ang pakiramdam mo, para ka nagdeposito sa bangko. Pero pag kaya mong gawin, di mo ginawa, ang feeling mo, parang may darating na parusa sa'yo. Bakit ka mabubuhay na may ganung feeling na negative? Eh, pwede ka namang mabuhay ng positive yung feeling na meron kang dineposit. At ang totoo nun, may dineposit ka talaga. Meron pang isang maganda. Dahil alam nating lahat tayo ay haharap sa Diyos, doing good makes facing God an anticipated pleasure. Pagtadtad ng kabutihan ng buhay mo, hindi ka natatakot humarap sa Diyos. Excited ka pa nga dahil may awarding ceremony. Dahil alam natin marunong maggantimpala ang Diyos. Ngayon, pag hindi ka gumagawa ng dapat mong gawing mabuti, halos natatakot kang humarap sa Diyos. Kaya lalag nagiging doble ang takot sa kamatayan. Dahil may paghuhukom. Matthew 16:27, "The Son of Man will soon come in the glory of His Father and with His angels to reward all people for what they have done." Ang gantimpala ng Diyos ay para sa ating ginawa. So dapat gumagawa ka ng mabuti. Naglilingkod ka sa kapwa. Naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos. Dahil alam mong walang sayang. May gantimpala. Sasandali ang oras natin para mag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Huwag tayong magsasayang ng panahon. Dapat araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, merong nadagdag tayong kayamanan doon sa langit. Revelation 20:12, "I also saw all the dead people standing in front of that throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. Several books were opened, and then the book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done." So ang magiging halaga mo doon sa walang hanggan ay yung nagawa mo dito sa lupa na may hangganan. May limitasyon, may bilang, konti lang ang panahon. Hindi dapat nasasayang. Kasi ang magiging halaga mo doon sa eternal life, sa eternity, yung performance mo dito. Siyempre, yung kulang sa performance natin, pinupuno ng Panginoon, lalo yung para ka maligtas, hugasan ang mga kasalanan mo, kahit ano namang gawin natin, hindi natin lubos magagawa yun. Kaya mayroon tayong tagapagligtas, si Jesus. Pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, yung kulang sa iyo, ilalagay niya para ka mapuno, maligtas. Pero kaligtasan ang sinasagot ni Jesus, hindi service, ha? Hindi ministry. Ikaw ang gagawa nun. Believing in the Lord Jesus Christ and accepting Him into your life saves you. But after salvation, after you have accepted Jesus as Savior, then you have to follow Him as Lord. That means, susunod ka, maglilingkod ka. Bawat araw na ipinahihiram, binibigyan tayo ng pagkakataong mag-impok ng kayamanan sa langit. Dapat, hindi nasasayang. At habang gumagawa tayo ng mabuti, yung iba naman may nalilimutan. Kaya paalalahanan natin, do not forget to do and do not neglect doing good to yourself. Kasali ka, kapatid, sa gagawan mo rin ng mabuti. Yung iba ang buti-buting anak, ibinigay na lahat sa magulang. Ang buti-buting kapatid, ibinigay lahat sa kapatid. Pero pag tiningnan mo siya, mukha siyang naghihingalong tipaklong kasi hindi siya kumakain ng masarap, hindi siya nagbibihis ng maganda, wala na siyang fun, wala siyang pasyal. Hindi yun. Dahil ang sabi sa Mark 12:31, "Love others as much as you love yourself." So what is the presumption here? That you love yourself. And it's not bad. God likes you to love yourself. Because you are not your own. You are God's. You were bought at a price. So, you are God's property and you must love all of God's properties, including yourself. Yung iba, minamasama nila pagmahal mo ang iyong sarili. Hindi. Ang sabi ni Lord, mahalin mo ang kapwa mo gaya rin ang pagmamahal mo sa sarili mo. In other words, okay lang sa Diyos as gusto niyang mahalin mo ang sarili mo. Kaya lang, mahalin mo rin yung iba. Tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, hindi sarili mo lang. Yun ang point.
Hindi sinasabi sa ating, huwag mong mahalin ang sarili mo at iba lang. Sabi niya, mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil nakakatiyak ang Panginoon na kung susundin natin yon, mabuti tayo magmamahal ng kapwa. Dahil mabuti naman tayo magmahal ng sarili. So malaking crime na to love yourself. Because when you don't love yourself, you have no loving in you and you cannot give what you do not have. Love others, but love yourself also. Isa pa pong kinakatakutan lagi ng mga tao, ano mangyayari kaya kinabukasan? Ano mangyayari sa future? Marami yan, mahilig magtanong. Naku, pastor, malapit na yata magunawang mundo, bumabaha na po sa ano. Luma na yan, ano, mas malaki yung baha ni Noah. You know, wala nang tatalo pa doon. Hindi bago yung baha-baha na yan. Eh bakit po ganyan? Parang naiiba ang klima. Maraming beses ang nag-iba ang klima ng planeta, kaya lang wala pa tayo nun dito, kaya di natin alam. Nag-iiba lang yan, huwag kayo matakot. God is God of climate. May nagaganap ba, may lumalaglag ba kahit isang patak ng ulan sa lupa na hindi alam ng Diyos? Na hindi niya pinayagan? Tumabingi na daw yung mundo. Tumabingi na ngayon yung Noah's Flood, kaya nagkaroon ng season. Kaya magpatiwa-tiwarik yung mga nasa Australia, mga nasa ilalim, eh. Hindi pa rin sila nalalaglag. No? Mga marami tayong mga pinoproblema na hindi naman natin dapat problema kasi hindi tayo Diyos. Naku, paano po kaya ang global warming? Diyos ka ba? Hindi po. Eh, huwag pakilaman. Magtipid ka ng kagagamit mo ng aircon, huwag kang magbutasin yung ozone layer, have an environment-loving lifestyle, yun ang pwede mong gawin. Pero hindi mo kayang pigiling matunaw yung mga bundok-bundok na yelo sa North Pole. E paano ko kung lububog ang mga mabababang lugar? E di tumira ka sa ibabaw ng Mount Mayon. Alam niyo kung bakit napakarami ngayon taong nasasalanta ng mga baha? Kasi hindi naman natin dapat tinitirhan yung tinitirhan natin ngayong mga lugar eh. Bakit ka lumulubog sa mga ganyan-ganyan? Eh kasi naman yung architecture na ginagawa natin hindi bagay sa ating klima. Kaya nga yung mga sinaunang bahay sa Pilipinas may mga silong, matataas ang silong. Natural bumabaha pagkatagbaha. Eh kung mataas yung silong mo, di hindi ka lulubog. Nakabunggalo ka, lulubog ka nga. So sinisisi mo yung Diyos. Diba? Di itaasan mo ang bahay mo. May silong ka pa. No? Eh, mahirap kasi bunggalo-bunggalo lang yung mga bahay ngayon. Diba? Ginagaya natin yung mga bahay sa Amerika na ngayon, lubulubog na rin yung mga bunggalo nila. Yung mga tabi ng ilog, tinitirhan natin. Eh, hindi naman tinitirhan yan eh. Tapos yung mga gilid ng ilog, sinasakop mo, hindi naman sa'yo. Pagkatuloy dumating yung maraming ulan, walang puntahan, di natural, papasok sa bahay mo, dahil nandun ka eh. Ang dami-dami pang lugar sa planeta na walang bahay, hindi rin binabaha. Mali lang ang lugar ng mga tao. Kaya dapat dyan, iniisip natin, huwag kayong nakakatakot sa mga ganyan. Because God is God. No? At kung gusto ba niyang ilubog ang lahat, tulad nun, eh di ba binuhay niya si Noah? Eh dapat ang isipin nyo, sana pag pinalubog ng Diyos ang lahat, maisipan naman niya akong buhayin. So, i-please mo ang Diyos. Dahil siyang may hawak eh. Huwag mong hawakan yung hindi mo kayang hawakan. Huwag mong problemahin yung hindi mo kayang lutasin. At pag walang kalutasan, eh hindi problema yan. Dahil ang problema, may kakambal na solusyon. Pag walang solusyon, therefore, hindi problema. Hindi dapat pinoproblema kasi walang solusyon. Tanggapin mo lang, mag-adjust ka. Iniisip mo yung ano kayo mangyayari from ganito, pagdating ng panahon. Para kayo sumaya, what to do in this short life, mga kapatid? Live by the day. Hindi mo alam ang mangyayari sa isang taon, pero alam mo ba nangyayari ngayon? Opo, edi ngayon ka mabuhay. Kasi itong alam mo, bakit pina-fast forward mo yung wala pa? Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Tanim niya sa isip niya yan. Huwag mong alalahanin yung bukas, aalagaan niya ang sarili niya. Ang alalahanin mo lang yung ngayon. At siguradong yung ngayon, kayang-kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Nanghihina lang ang loob mo kasi yung mga darating pa, sinosolve mo na ngayon. Pagdating niya, tsaka mo solvein. Malay mo na, pagdating nun, wala ka na rito. Tapos pinoblema mo pa, doble lugi mo. Enjoy the day, savor the moment.
ang araw na ito, pahiram, gamitin mo mabuti. Yung nakaraan, kahapon, kumbaga sa pera, nagastos na yon, wala na. Yung bukas, promissory note lang yun. Hindi mo nga alam kung matutupad o darating. Ngayon lang yung cash. Spend it. Enjoy it. No? Huwag mo rin sobrang isave kasi yung gastos mo bukas, bibigyan ng Diyos ng panibagong budget. Binudgetan ka ngayon, hindi mo ginastos. Nilaan mo bukas. Eh bukas, may iba na naman budget yun eh. Because the blessing of the Lord is new every morning. New, hindi siya kulang. Kumisan, you're playing too safe, sobra ka rin magtipid, hindi ka na nag-enjoy. Although, magbuti naman nagsisave ka kahit paano. Kaya dapat binabalance mga kapatid. Dapat alam mo rin how to enjoy the day. Kasi ang araw na ito, pag hindi nyo na-enjoy, hinding-hinding-hindi na ito, babalik kahit anong gawin nyo. Tapos na to. So habang narito, lasapin. Bukas, may panibagong grasya. Bukas, nandun pa rin ang Diyos. Napakaganda ng inilaan ng Panginoon para sa atin. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, papaganda ng papaganda yan, hindi papangit. Huwag kasyadong magpatakot sa mga nananakot lagi. No? Ang mahalaga, please God. Trust God. Enjoy the moment. Do good. And another thing, brothers and sisters, don't always hurry. Yung lagi nagmamadali. Pag lagi ka kasi nagmamadali, nakakalimutan mo nang lasapin yung ganda ng ngayon eh. Okay, natapos mo nga lahat ng gagawin mo. O, mauubusan ka ba naman ng gagawin? Di ba? Hindi naman. Hindi naman yan nauubos. Pero ang nawala sa'yo, yung araw na yon, yung enjoyment na para sa araw na yon, forfeited na yon, tapos na. Siyempre naman, kung may deadline ka, dapat magmadali. Pero huwag mong gagawin yung buong buhay mo ay isang buong pagmamadali. Kasi sandali lang ang panahon dito. Dapat marunong rin mag-pacing. How do you enjoy the day, brothers and sisters? Don't live on rewind or fast forward. Huwag kayong magpatali sa nakaraan. Tapos na yun eh. Huwag nyo ring laging isipin yung darating pa dahil wala pa yon. Itong moment na ito, pag inubos ko sa pag-iisip nung nakaraan, edi hindi ko na-enjoy yung moment na ito dahil nadoble yung oras na binigay ko sa nakaraan. Right? Ngayon, pag inisip ko yung darating pa, nadoble yung oras pa darating pa. Yung pagdumating na siya at yung ngayon na ibinibigay ko na sa kanya. Sinong nanakawan? Yung ngayon. Do not give to yesterday, do not give to tomorrow by stealing from today. Because today is all you have. Kailangan yun, malasap. Most worry and pain comes from regret about the past and fear about the future. Both things will never help you. Matthew 6:27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? The obvious answer is no. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito, sa palagay niyo ba naman, kahit anong gawin niyong pag-aalala, kaya niyong duktungan ni isang oras ang buhay niyo? No, you cannot. Hindi niyo pwedeng duktungan, pero pwede niyong paiksiin. Pwede niyong bawasan, mahaba man. Kung sa hinaba, haba-haba nun, wala ka namang nalasap na gustong malasap ng Diyos. Gusto ng Diyos na malasap mo. Philippians 3:13,
Sabi ni Paul, kaya ako, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Yung tapos na, tinatapos ko na yan. Nililimot ko na yan. So, what do you do? How do you minimize pain and how do you maximize pleasure in life? Forgive. Paulit-ulit tayo, ah. Kasi ito ang pinakapaulit-ulit na tema ng Biblia. Forgive. Minsan ka nang nasaktan ng tao na yon, tuwing inaalala mo yon, nasasaktan ka uli. So, minsan lang yung sinaksak yung puso mo, pero tuwing ginugunita mo yon ng may sakit, hinanakit, galit, ikaw na sumasaksak sa puso mo nun, pinapaulit-ulit mo na. Magtataka ngayon ng Diyos, ba't ang daming peklat ng puso mo, sinaksak po ako ni gano'n noong April 2, 1979. Eh, ba't ang daming sugat? Eh, pagkatapos po nun, sinaksak ko ulit sa sarili ko, paulit-ulit, dahil inaalala ko siya. Ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Ba't mo giniwa? Kasalanan mo yan. Minsan ka na palang nasaksak, dapat limutin mo na para hindi ka na masaksak ulit. Pero pag lagi mong inaalala, ikaw na nagpapahirap sa buhay mo nun. Kaya ang itinuturo ng Panginoon, forgive. Why forgive? Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon. Nangyari na eh. Magpatiwati-wari ka man dyan, hindi na maibabalik. So magpatawad ka para yung natitira pang oras sa buhay mo, huwag madamay dun sa nasira na noong nakaraan. Lumalaki yung sira abang di ka nagpapatawad. And while it is difficult to forgive, also try to forget. Gano'ng karami mga nariyan, may mga hinanakit kayo sa magulang nyo hanggang ngayon nandiyan sa puso nyo. Dahil napakaraming nabasag na palayok sa mukha nyo yung nanay nyo. Diba? Dahil may initin ang ulo, sa inyo galit na galit. Pero yung iba nyong kapatid, hinihimas-himas pa niya yung mukha. May ganun eh, diba? Okay, unkind sa iyo yung magulang mo nun. Eh, nung pa yun, tapos na. Habang inaalala mo ngayon, ikaw na yung unkind sa sarili mo. Dapat mong malaman, ikaw na gumagawa niyan, dahil hindi na nila uulit. Nasa ba yung magulang mo noon na hinahataw ka ng palayo? Patay na po. Eh, ba't ang dami po rin pasa? Eh, hinahataw-hataw ko po, sarili ko eh. Inaalaalala ko. O, ay di, sino may kasalanan? Ikaw. Tandaan niyo mga kapatid, ha? Ano man yung atraso sa inyo ng mundo, ng taong ito, hindi na yun matatanggal kasi tapos na. Ang pwede nyo nilang gawin, huwag nyo nang i-replay, nang i-replay, nang i-replay. Kayo, pag nakakita ng pangit na eksena sa pelikula, gusto nyo replay, 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 rewind. Di ba ayaw nyo? Eh, ba't nyo nire-replay, replay yung mga sama nyo ng loob, mga galit, mga hinanakit? Tama na! Kasi, self-torture yan. Sabi ni Paul, I forget what is behind. If you cannot forget it because you're godly, at least forget it because you're wise. Because you are the beneficiary when you forgive and forget. Lalo't namatay na, huhukayin nyo pa ba sa lupa, gaganti pa kayo? Wala na eh. At kahit gumanti pa kayo, hindi na rin maibabalik yung natanggal sa inyo, yung nasaktan sa inyo. So, ang pinakamaganda na lang gawin dyan, ilimbaon nyo na, kalimutan nyo na, and travel on as best as you can. Marami pang natirang pagpapala ang Diyos. Ngayon, nabubulag tayo, hindi natin nakikita yung pagpapala kasi lagi nating nililingon yung dating mga pait at dusa at hirap ng buhay natin. Nadadaya tayo. This is the work of the enemy. The enemy deceives us into being tied down to the past and too scared about the future that you forget to enjoy today. Si Lord ang may sabi, live by the day. Let tomorrow worry about itself. Alam niya ang itinuturo niya sa atin. At panglima, that we should do in this short life, prepare to meet your God because you will. Ecclesiastes 12:7, pag namatay tayo, the dust returns to the ground it came from and the spirit returns to God who gave it. Yan ang sure. Hindi tayo sure tungkol dyan sa mga mangyayari sa mga planeta, pero may isang sure, you will meet your God. So prepare for it. That's why you do good. Kung ano man yung good na yun, kayo mag-define sa buhay nyo, kasi alam nyo rin what is bad.
Do good. Make peace with God. Banggain niyo na lahat, wag lang Diyos. Suwayin niyo na lahat, wag lang Diyos. Kalimutan niyo na lahat, wag lang Diyos. Yan ang pinakamalaking pagkakamali na pwede natin magawa. Make peace with God. Because when you are at peace with God, all else will follow. At kahit awayin ka ng mundo, kakampi mo naman ang Diyos, nakasandal ka, hindi lang sa pader, sa Diyos. Huwag kayong gagawa, mga kapatid, nung alam nyo na alam nyo ayaw ng Diyos na ginagawa nyo. Tapos gagawin nyo pa rin. Para lang sa cheap thrill, para sa konting saya, mas ang laki ng pagdurusa mo. Lugi ka dun. Make peace with God. Because when you're at peace with God, you're at peace with yourself. So pag may ginagawa tayo, araw-araw, mga kapatid, maliit man o malaki, itanong nyo yung lima nating mga issues about what to do in this short life. Itanong mo, will this minimize pain? Naiinis ako sa biyanan ko. Uubusan ko siya ng ulam. No? Titirhan ko ng mga kalansay ng isda. Ang isda pa naman, dulong. Pero mahirap yatang hinainan nyo para itira mo na lang ang tinik. So itatanong mo, will this minimize my pain or will this increase it? May kalaban ako, lalo ko siyang sasaktan. Ang tanong, will this minimize the pain? O lalo lang siya magagalit sa akin, gaganti, hindi na ito matatapos. Lagi niyo itanong yan, will this minimize my pain? Manonood ako ng malungkot na drama at pelikula. Itatanong dyan, will this minimize my pain? Or will this increase it? Alam niyo na ang dapat gawin. Then you also ask, will this maximize pleasure? Magluluto ako, sasarapan ko pa ba ito? Will this maximize pleasure? Then, sarapan. Meron akong gagawin. Will this maximize pleasure? Tamad akong mamalansya, pero lahat na lang na humaharap sa akin, halos itago ko yung sarili ko dahil para kong hinugot mula sa kung saan maliit na lungga. Plansyahin mo na lang kasi it will maximize your pleasure in showing yourself to people. Diba? Yung itatanong mo, paano ko ba mapapadagdag yung sarap at ganda? Then, meron tayong ginagawa, you ask yourself, am I doing what is good? Tapos, nag-aalala ka na naman, may naaalala kang kahapon, bukas you ask yourself, teka, am I living by the day? Ine-enjoy ko ba ang araw na ito? O ginagawa ko ba yung mabuting tungkulin ko sa araw na ito? O nalilibang na naman ako at nadadaya ako at kung saan-saan nakakarating aking isip? At pag may ginagawa pa tayo, mga kapatid, itong huli nyo itanong, will this prepare me to meet God? Lalo ko bang ikatutuwa na haharap ako sa Diyos o iiwasan ko yung mga panahon na yun? What causes pain in your life? Konti lang pong pain sa buhay ang hindi natin pwedeng iwasan. Marami nga dyan, self-inflicted. Isipin natin lahat yun. Sabi sa Desiderata, strive to be happy. Pagsikapan mong sumaya. Pinagsisikapan yan, pinagtatrabahuhan yan, hindi yan nangyayaring natural lang. Sinasadya para ka sumaya. Mga naghahanap ng partner sa buhay, yung mga sinyong qualified pa, yung may partner na manahimik kayo dyan, like what you get. Naghahanap kayo ng partner in life, nagtatanong-tanongan kayo, ano bang hahanapin kong mga qualities? Diba? Isang quality ang sasuggest ko sa inyo, piliin nyo yung nagpapasaya sa inyo. Kahit walang masyadong pera, masaya naman kayo. Nadububulag yung iba sa pera, pero kung hindi ka naman masaya, ayaw mo na ugali niya. Para siyang bato pagkatabi mo. Diba? Masaya ka ba nun? Pipili kayo na makakasama sa lakaran, sino ba yung masayang kasama? Magsasama ka nung killjoy, magsasama ka nung pintasera. Wala, masisira lang araw mo. Eto ngayon, isa rin tong factor sa pagpili. Mapapasaya ko ba siya? Baka iba hinahanap eh. Hindi ikaw yun. Hindi mo siya mapapasaya. Kahit napapasaya ka niya, pag hindi mo siya napasaya, mauubos din yung pagpapasaya niya sa'yo. Siyempre, alam ka namang hindi maubos. Kasi palitan yan eh. So sa pagpili,
bigyan nyo ng malaking halaga yung masaya ba kayo sa taong ito. Hindi yun, ako, nag-aaral yan dentistry, sa dami ng bubunutin niyang ngipin, ako, kikita tayo. Hindi yun. Kasi kahit naman siya mahirap ngayon, hindi mo alam kung yayaman din yan eh. Yung mayaman, hindi ka naman sure kung maghihirap yan. So, hindi yun ang pagbabasihan mo. Hindi rin yung itsura. Mala nyo, huwag naman mangyari, naabusan ng kumukulong mantika, naging mukhang parang chicharong bulaklak yung dating mukhang orchid niyang kutis. Eh, kung yun lang yung kasiyahan mo, di na wala na. Pero yung ugali, madilim at maliwanag, yung ugali pareho yon. Kaya na po, sasaya ba ako sa ugali niya? At kung ngayon pa lang, meron kayong boyfriend, girlfriend, hindi naman kayo masaya sa ugali, at mukha namang walang senyales na magbabago ito, eh mag-isip-isip kayo. Alam nga namang ubusin nyo ang isang buhay na ang kasama nyo, hindi kayo masaya. Iniisip yon. Sino ang magandang kasama? At maganda ba kayong kasama? Masaya ba kayong kasama? Alam nyo, dalawang bagay ang mahalaga sa buhay. Tanggalin natin yung mga religious kung ano-anong baggage. Dalawa. Dapat, ano, masaya, ba? At dapat magaan. Pag masaya kayo, magaan ang loob nyo, kahit daganan kayo ng bundok-bundok na problema, you will survive. At yun, nasa ugali. Tiyakin din natin yung ugali natin, ini-improve natin, na tayo'y magaan kasama at masayang kasama. It is a ministry. Sa palagay nyo, ang Panginoong Jesus, bakit ang mga makasalanan, yung mga kusinus, ang hilig sa kanyang sumama? Kasi kahit hindi siya nagko-compromise, kahit yung tama, laging tama, mali, laging mali, pero magaan siya magdala. Hindi siya nakakasakal. Masarap siyang kasama. That's why he was a friend of sinners. Dapat gano'n din ang ating policy. Gano'ng karami pang araw, oras, linggo natitira sa atin mga kapatid na ipapahiram ng Diyos? Kung may nasayang na tayong marami nun, tigilan na natin yon. Let's maximize our happiness. Let's maximize the happiness of people around us. Maging agent of peace and happiness tayo. And let's minimize our sorrows. Ama namin, turuan mo kami maging marunong